Kay Sotto nakipagbalyahan nga po sa Nagoya Diamond Dolphins. Wala pong score na naitala si Kai sa first, second and third quarter ng game. Hindi rin po siya pinasok ni Coach Kyle Meeling dito nga po sa first five. Pero sa pagkakatong ito, nakita natin biglang humataw po si Kai Sotto. Pagdating po ng fourth quarter ng game, no, ay nakapagdala po si Kai ng 6 points and 6 rebounds, which is hindi na po masama, no, para sa ating kababayan na si Kai Sotto. Talo po ng back to back itong Hiroshima kontra sa Nagoya Diamond Dolphins, no, medyo magaling po at malakas talaga ang depensa nitong Nagoya Diamond Dolphins. Isa rin po sa naging pagkatalo ng Hiroshima Dragonflies ay dahil hindi po pinasok sa first 5 si Kai Sotto, no, wala pong dumidepensa. Maganda naman po sana ang umpisa ng Hiroshima, lamang po sila sa score, pero bigla pong humataw itong Nagoya, no, pagdating ng kalagitnaan ng first quarter ng game. Hindi daw po talaga, no, masyadong pinasok dito sa first quarter si Kai Sotto. Mapapansin nyo, late na nga po talaga ipinasok din si Kai, kaya wala masyadong dumidepensa. Maganda naman po pinapakita ng ating kababayan ni si Kai Sotto, pero magkagayon man natalo pa rin talaga etong Hiroshima kontra sa Nagoya. Ang sinasabi po ng ilan, no, ay maling tactics ang ginawa ngayon ni Coach Kyle Meeling dito kay Kai Sotto nang hindi po ipasok sa first five dahil nawala po ang malakas sa depensa ni Kai. Kung mapapansin nyo, dito pa lang sa fourth quarter nakahataw ng maayos at dumipensa itong si Kai Sotto, pero crucial game na, no, medyo di kita ng score. Lumamang talaga at nakuha ng Nagoya ang pagkapanalo nila kontra dito sa Hiroshima Dragonflies. Well guys, magkagayon man, maganda na rin naman ang naitarang puntos ni Kai Sotto at mga performance at highlights dito sa laban nila kontra sa Nagoya Diamond Dolphins. Kaya naman patuloy pa rin natin siyang suportahan sa kanyang mga susunod na laban. Maraming salamat po.